Nakasakay na kami ng taxi nang ipinaliko ni Christine sa driver pa kaliwa ang sinasakyan namin. Hindi mo naman bahay to, Christine, sabi ko. Natawa siya. Pahinga daw muna kami dahil nahihilo na talaga siya. Ayaw pa niya umuwi. Nasa hotel na kaming dalawa. May gusto palang mangyari si Christine. Hello, Kuya Roms. Gusto ko lang po i-share ang istorya ko. Ako si Joseph, 23 years old, kasalukuyang nagtatrabaho at wala pa akong asawa. Isa po akong construction worker. 3 taon na. Galing po ako ng aming probinsya, lumuwas ng Maynila upang maghanap ng mapapasukan. 3 taon na ako bilang construction worker. Tuloy-tuloy naman ang trabaho dahil malaking construction company ang napasukan ko. Dito ko nakilala si Manny, 40 years old na siya. Supervisor namin siya. May asawa at 3 anak. Mabait si Manny, palakaimigan, pero sa lahat ng mga tauhan niya, ako ang medyo dikit sa kanya. Magkasundo kasi kami. Sinusunod ko kung ano ang gusto niya, basta sa trabaho. Kinuha niya akong ninong ng anak niya sa bunso niya. Masipag si Manny sa trabaho. Lagi siyang pumapasok. Madiskarte pa sa buhay. Malakas kumita si Manny dahil nagpapa 5-6 siya. Kaya medyo angat ang buhay ng pamilya niya. Kaya niya umupa ng isang apartment at napag-aaral pa niya ang mga anak niya. Chick boy din si paring Manny. Palibasa kasi marami siyang pera. Alam ko ang lahat ng mga kalokohan niya. Isa nga sa mga babae ni paring Manny si Christine. 21 years old na at nasa college na. Pinag-aaral niya ito. Minsan ko na rin na-meet si Christine. Aminado ako na talagang nagkakrush ako sa kanya. Maganda, mabait, Ivana Alawi nga mukha niya. Mapera lang talaga si paring Manny, kaya nagustuhan siya ni Christine. Nasusuportahan niya ito. Kung wala lang talaga siyang pera, malabo sa magustuhan ito. Di hamak namang mas magandang lalaki ako kaysa sa kanya. Minsan, humingi ng pabor sa akin si paring Manny. May problema daw siya. Gustong gusto daw magpunta ni Christine sa bahay nila. Ayaw nga niya dahil baka makahalata si Maring Dina, asawa niya. Kaya, kinausap niya ako na kung pwede isabay ko na si Christine sa birthday ng anak niya. Sa darating na linggo, birthday ng inaanak ko, ang bunso niya. Excited na ako, Martes pa lang. Dahil gusto ni paring Manny, magkunwari kaming magshota ni Christine. Kaagad akong nagshot kay Christine dahil friend ko naman siya sa FB. Tinanong ko siya kung alam ba niya ang plano ni paring Manny sa darating na linggo. Sabi niya, oo, alam ko, payag ka ba? Tanong niya sa akin. Sabi ko, oo naman, excited na nga ako eh. Sagot ko, wala ka pa bang girlfriend, Joseph? Ask ulit ni Christine. Sabi ko sa kanya, wala. Eh di okay, walang magagalit. Sabi niya uli. Sabi pa ni Christine, gusto na rin daw niya kumalas kay Manny. Dahil naaawa siya sa pamilya nito. Kaya lang, gusto niya makatapos ng pag-aaral. Dahil hindi naman siya kayang pag-aralin ng parents niya. Baka daw kapag kinalasan niya si Manny, baka hindi na siya pag-aralin ito. Sabi ko sa kanya, wag na muna namin pag-usapan yan. Kaya lang naman niya gusto magpunta sa bahay ni Manny para malaman din niya kung ano talaga ang kalagayan ng pamilya niya. Dumating na nga ang araw ng linggo, maaga akong naghanda. Dahil may usapan kami ni Christine na magkita muna sa babaan ng jeep na nasa kanto lang ng papuntang bahay ni Manny. Todo bihis, todo forma ang aking ginawa. Nauna akong dumating, alauna ng hapon ang usapan namin pero 12:30 pa lamang ay nandoon na ako. After 10 minutes may tumigil na jeep, bumaba na si Christine. Ang ganda niya talaga, kahit simple lang ang suot. Maong pants and plain white na blouse lang pero lumitaw ang kagandahan niya. Akala ko'y magshota na talaga kami dahil kaagad ko siyang sinalubong. Natawa na lang siya. Hindi ko alam kung kinilig siya nang makita ako.
Kaagad ko kasi siyang hinawakan sa kamay niya. Habang naglalakad kami, hindi naman siya nagreklamo at tuloy lalo akong nagkagusto sa kanya. Ilang saglit lang narating namin ang bahay ni Paring Manny. Siya agad ang nakasalubong namin pagpasok namin. Ang sama ng tingin niya sa amin ni Christine dahil magkahawa kami ng kamay. Pero biglang dumating si Maring Dina. Pinakilala niya kaming magsyota. Lalo sumimangot si Manny pero wala naman siya nagawa. Kung hindi, baka mabuko siya ni Mare. Sabay na kami kumain ni Christine. Pero pasimple akong kinausap ni Manny. Nagsiselos daw siya. Sabi ko naman sa kanya, arte lang yung kunwari magsyota kami gaya na pinag-usapan natin. Ginagalingan ko lang para hindi mahalata ni Mare. Kung hindi, lagot ka. Nakinig naman si Manny sa akin. Pero sabi niya, ba't ganun? Parang totoo na sa'yo. Natawa na lamang ako pero biglang dumaan si Dina kaya natahimik na lamang kami. Pagkatapos namin kumain ni Christine, umupo na kami para makipag-inuman. Mukhang gustong uminom ni Christine dahil may video okay. Alas 4 na ng hapon. May mga tama na kami pareho. Dinikitan ko na si Christine. Ang sama na naman ang tingin ni Paring Manny. Pero wala siyang magawa. Katabi niya si Maring Dina. Hinalikan ko sa pisngi si Christine. Parang gusto na sumabog ni Manny sa galit. Kaya na mag-CR ako, sinabayan niya ako para kausapin. Galit na siya. Sabi ko naman sa kanya, ginagalingan ko lang pre para hindi mahalata ni Mare. Baka daw magkagusto sa akin si Christine. Sabi ko naman, malabo dahil wala naman akong pera. Kaya nawala selos ni Manny. Balik ako kay Christine, inakbayan ko siya. Nagre-react naman na maganda si Christine, kaya inis na si Manny. Tuwang-tuwa naman si Maring Dina, ang sweet daw namin ni Christine. Natatawa na lang ako sa reaction ni Manny. Sobrang bad trip na pero walang magawa. Yung babaeng matagal niyang inalagaan at iningatan, katabi at yumayakap sa akin, parang nagustuhan ko na yung ginagawa namin. Dahil pareho na kaming may tama nang iniinom naming alak. Nagpaalam na si Christine na umuwi na. Sabi ni Paring Manny, mabuti pa nga pre, ihatid mo na sa bahay nila yan. Baka gabihin pa kayo. Tama naman si Manny, baka gabihin kami. Pagalitan pa kami ng nanay ni Christine. Hindi na niya kami hinatid sa labasan dahil si Maring Dina na ang naghatid sa amin. Pumara si Mare ng taxi. Mag-taxi na kayo para makauwi ng maayos ang girlfriend mo. Diyos. Ang bait ni Maring Dina. Hindi ko rin lubos maiisip kung bakit nagagawa pang mambabae ni pare. Nakasakay na kami ng taxi nang ipinaliko ni Christine sa driver pakaliwa ang sinasakyan namin. Hindi mo naman bahay to Christine. Sabi ko, natawa siya. Pahinga daw muna kami dahil nahihilo na talaga siya. Ayaw pa niya umuwi. Nasa hotel na kaming dalawa. May gusto palang mangyari si Christine. Kaya ayun, may nangyari. Pagkatapos namin, nag-usap kami. Sabi niya, ayaw na daw niya kay Manny. Nakokonsensya na siya. Mabait daw ang asawa na si Maring Dina. Ayaw niyang masira ang pamilya nito. Sabi ko, paano na pag-aaral mo? Hindi bali na daw, isang sem na lang naman at makakapagtapos na siya. Sabi ko, pwede naman natin ilihim kay Manny ang lahat tungkol sa atin. Yung tungkol sa nangyari. Gusto ka na magpakatotoo, Josh, na makita ko ang buo at masayang pamilya ni Manny. Ayoko mangyari sa kanila ang nangyari sa pamilya ko. Lumaki ako ng walang ama dahil sa nambabae ang papa ko. Alam ko ang hirap lumaki nang walang tatay. Sa bagay, tama naman talaga si Christine. Ayoko rin maglihim kay Manny. Magkaibigan kami. Ayoko rin pilitin na magustuhan mo ako, Diyos. Alam mo kung anong klaseng babae ako. Natahimik ako bigla nang marinig ko ang mga sinabing yon ni Christine. Inaamin ko noong una, nahuhusgahan ko si Christine. Pero ngayon, nakikilala ko siya. Lalo akong humahanga sa kanya. Hinatid ko na sa bahay nila si Christine.
masayang-masaya naman ang nanay niya nang makita ako. Mahal na mahal siya ng nanay niya. Hindi nito alam kung saan kumukuha ng pangmatrikula ang anak niya. Ang alam niya, nag-working student si Christine. Pagpasok ko sa trabaho, agad akong kinausap ni Manny. Ano oras daw nakauwi si Christine? Hindi daw kasi nagre-reply sa mga chats niya. Sinabi ko na gabi na kami nakauwi dahil umulan. Pero ayaw maniwala ni Manny, nagduda siya sa amin. Hindi na ako kinibo ni Manny kaya kinausap ko na si Christine. Sinabi ko na sabihin na niya ang totoo at yun nga ang ginawa niya. Galit na galit sa akin si Manny. Nagtuloy ang relasyon namin ni Christine dahil hindi na siya sinuportahan ni Manny sa pag-aaral niya. Ako ang tumulong sa kanya. Sayang naman kasi kung titigil pa siya dahil isang sem na lang. Makalipas ang ilang buwan, nagkaayos na rin kami ni paring Manny. Napag-isip-isip daw niya na tama ang ginawa ni Christine. Naging magkaibigan uli kami ni Manny. Dahil nakagraduate ng college, nakahanap na rin na maganda at matinong trabaho si Christine. Hanggang ngayon, isang taong mahigit ko na rin girlfriend si Christine. Pareho kaming masaya sa isa't isa. Paminsan-minsan, nagbabanding kami ni paring Manny at maring Dina. Marami salamat Kuya Roms. Hanggang dito na lang. Joseph, 23, Antipolo City.